وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sabi ng Allah, magpatawaran kayo, wal ya'fu, wal yasfahu, at magparaya kayo kahit na sobrang masakit sa puso nyo, kahit na nagdurugo yung puso nyo sa pananakit ng kapatid ninyo o isa sa kapwa nyo Muslim, magparaya kayo at patawarin nyo yung taong may kasalanan sa inyo. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hindi nyo ba nais na patawarin ko kayo, sabi ng Allah? Kung gusto nyo patawarin ko kayo, sabi ng Allah, wal ya'fu, wal yasfahu, patawarin nyo yung mga taong mayroong kasalanan sa inyo. Patawarin nyo yung mga taong mayroong kasalanan, mayroong kayong alitan. Itong paghingi ng kapatawaran at pagpapakumbaba, mga kapwa ko alipin ng Allah, ay hindi pala tandaan na tayo ang mali. Bagkus ang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran ay naglalarawan na ang puso natin ay malinis at ang iman natin ay ganap para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makipagbati na tayo, iwan natin yung kibir, yung pride. Huwag natin ipagpalit yung paraiso sa pride natin na hindi tayo makipagkasundo sa mga taong nakaalitan natin. Ang pinaka mainam na paghahanda sa buwan ng Ramadan ay linisin natin ang ating mga puso. Kung gusto mo na makapasok sa paraiso at makita ang Allah subhanahu wa ta'ala, linisin mo ang puso mo sa pamamagitan ng pagpapatawad mo. Ngambo ikahangan kay ginawan ka. O nga ngambo ukagay pa kay ginawan ka katanu di kinto ba na palkatan a setan. Apo jakarata mo ta tito tito apo jundit amen ka kanin kapamikali susimba kan Allahu Taala. Kandan sa bagla paritian ang kanan turmay bagla ibata ulo Allahu Taala. Awrita no manonto sa ilmu no Allahu Taala. Awrita no katawan ngining buyata no ama kasugat usay kan no Allahu Taala. Ya may pagampagan ayan. Ama kapuna sa kanudusan no tao na lima waktu sa kanudal mo kagabi. Kahit isang tao lamang ang gumawa ng kasalanan, pwede niyang madamay ang taong nananampalataya. Tao man isasakit ano, ayani man na katawan to'y kangguha na mag. Kahit na ikaw ay nagsasala, kahit ikaw ay nag-aayuno, kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi pa rin kumpleto ang pagiging pananampalataya mo. Sa tao tigo, Rasul sallallahu alaihi wasallam, matagal mangantap na nambataw na sobre kalbutin. What the kuyong man? Turja'un fihi ila Allah. Daga pedaka sa mga migkakataw ginadaden kaprisin nagkataw ka kagina kapedo-pedo na pagkataw ka kakapamandu kanira. Na di matadi ni tao amay kayanin kapatan na kitab Allah Taala. Libre lang ang pagsamba sa Allah, ngunit napakarami rin sa atin ay hindi magawang pumasok sa masjid kahit na ito ay libre. Mga Muslim na mananampalataya at kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na papalapit na ang pinakamainam, ang pinakamagandang bisita natin na kung saan ito ay ang buwan ng Ramadan. Kakaugalian ng bawat isa sa atin na once na nalaman natin na mayroong isa sa ating mga kaibigan o isa sa ating mga kamag-anak na bibisitahin tayo, anong ginagawa natin? Pinaghahandaan natin ang pagdating ng bisita natin na ito. Pinaghahandaan natin ang masasarap na pagkain, masasarap na prutas. Pinaghahandaan natin ang bisita natin kahit na minsan pwede tayo magkasala sa Allah. Sa anong dahilan? Minsan sa mga bisita na dumarating sa atin, sa sobrang pagkukwentuhan natin, hindi na natin namamalayan na tayo ay nanlilibak na. Kung pinaghahandaan natin ang bisita natin na ito, ang isa sa ating mga kaibigan, ang isa sa ating mga kamag-anak, na maaari tayo magkasala sa Allah dahil sa panlilibak, gaano kaya natin dapat paghandaan ang bisita natin na paparating sa atin, ilang araw na lang ay darating sa atin. Na kung saan ang bisita na ito na darating sa atin, ay makakapagbura sa ating mga kasalanan. Ang bisita na darating sa atin, magdudulot na tayo ay mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makakamit natin dito sa pamamagitan ng bisita na ito na darating sa atin, makakamit natin ang pagmamahal ng Allah, ang habag ng Allah, ang awa ng Allah, ang kapatawaran ng Allah at ang paraiso ng Allah. Kaya tanungin natin ang bawat isa sa atin kung ano ba ang paghahanda, ginagawa nating paghahanda patungkol sa pagdating ng bisita natin na kung saan ang buwan ng Ramadan. Ang iba sa atin, ang ginawang paghahanda sa buwan ng Ramadan, bumili ng mga bagong kagamitan sa kanilang pagsasala.
bumili ng bagong kimon, bagong lambong, bagong tutob, bagong abaya, bagong mukna, bagong sadyada. Ang iba sa atin ang kanilang ginawang paghahanda sa paparating na buwan ng Ramadan ay nag-ipon sila sa kanilang mga sahod para mayroon silang pambili ng kanilang pangsuhor, kanilang pang-iftar. Ang iba naman ang kanilang ginawang paghahanda sa buwan ng Ramadan na naliksik ng kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan. Inalam yung mga hukom, mga hatol patungkol sa pagfa-fasting. Ngunit tandaan natin mga kapatid at kapwa ko alipin ng Allah, ang lahat ng nabanggit natin na paghahanda o pagsasalubong sa buwan ng Ramadan, baliwala ito kung ang puso mo kapatid ay marumi. Ito ang pinakamainam na paghahanda sa buwan ng Ramadan, ay linisin natin ang ating mga puso. Baliwala lahat ang paghahanda natin. Ang lahat ng nabanggit natin kanina, baliwala yun. Kung ang puso mo ay punong-puno ng galit, kung ang puso mo ay punong-puno ng puot sa kapwa mo Muslim, sa kapatid mo, sa mga magulang mo, sa mga anak mo, ang lahat ng paghahanda mo kapatid ay baliwala. Ang lahat ng pagsasala mo, baliwala. Lahat ng pag-aayuno mo, baliwala. Kung ang puso mo ay napakadumi, kung ang puso mo ay punong-puno ng pagkapuot, paggamuhi sa kapatid mo, sa kapwa mo Muslim, baliwala lahat yan. Sapagkat sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wal khamis." Binubuksan, sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ang mga pintuan ng paraiso sa tuwing araw ng Lunes at Huwebes. Sa anong dahilan? Kung bakit binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan ng paraiso sa tuwing araw ng Lunes at Huwebes? Tu'aradul a'mal. Inaakyat ng mga malaika ang lahat ng mga gawain natin, ang lahat ng gantimpala ng ginawa natin, ang lahat ng ginawa nating mabubuti ay inaakyat ng mga anghel, mga malaika sa tuwing araw ng Lunes at araw ng Huwebes. Fayaghfiru likulli 'abdin la yushrik billah. At pagkaraan na iangat ng mga malaika, pagkaraan na likumin ng mga malaika ang mga gawain nating mga mabubuti, pagkatapos nilang ibigay sa Allah, i-report sa Allah, ay papatawarin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, ang kanyang mga alipin na hindi nagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit merong mga tao na hindi papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong mga tao na hindi dadalhin ng mga malaika ang kanilang mga gawain, ang lahat ng kanilang amal, ang lahat ng kanilang ibada, ang lahat ng kanilang pagsamba, ang lahat ng gantimpala ng kanilang mga mabubuting gawa ay hindi iaakyat ng mga malaika. Sino ang mga taong ito? Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, illa rajulun kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. Maliban sa dalawang tao, dalawang Muslim na mayroon silang alitan sa bawat isa. Ikaw kapatid na mayroong alitan, magmula noong nagkaroon ka ng alitan sa kapwa mo Muslim, sa anak mo, sa mga magulang mo, isa sa mga kapatid mo o mga kamag-anak mo, pag-alaman mo ngayon kapatid na mula noong nagkaroon kayo ng alitan hanggang ngayon ay hindi tinatanggap ng Allah ang lahat ng gantimpala ng ginawa mo. Wal'iyadu billah. Paano na lang kung datnan tayo ng kamatayan sa sitwasyon na ganito? Paano na lang? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Yung kaluluwa natin nandoon na, nililitis na, samantalang yung mga gawain natin na iwan sa dunya. Kasi hindi dinala ng mga malaika. Sa anong dahilan? Pinairal mo yung galit mo. Pinairal mo yung sama ng loob mo. Ito ang pinakamarapat na pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Pinakamarapat na paghahanda sa buwan ng Ramadan ay linisin natin ang ating mga puso. Iwan na natin yung mga galit natin. Iwanan natin yung mga sama ng loob natin. Magpatawaran tayo upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga ginawa nating kabutihan. Sapagkat kung hindi tatanggapin ng Allah, ano na lang ang mangyayari sa atin kapag nilitis tayo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot na ganito ang mangyayari. Kung papairalin mo ang pride mo kaysa sa Jannah, ipagpapalit mo yung pride mo kaysa sa Jannah. Kung gusto mo na makapasok sa paraiso at makita ang Allah subhanahu wa ta'ala, linisin mo ang puso mo sa pamamagitan ng pagpapatawad mo. Patawarin mo yung tao nagkasala sa'yo.
Patawarin mo yung anak mo na napakalaki yung kasalanan sa'yo. Magpatawaran tayo sapagkat nakakalungkot kung abutan tayo ng kamatayan na nandirito pa rin yung sama ng loob sa mga puso natin sa bawat isa. Ito ang pinakamalaking problema natin sa umma natin. Ito ang pinakamalaking problema natin. Merong kasalanan yung kapatid natin, yung anak natin o yung mga magulang natin, hindi natin kayang patawarin. Ito ang pinakamalaking suliranin. Katulad ng sinabi natin, once na hindi kayo magkasundo ng kapatid mong Muslim, walang halaga, baliwala lahat ng amal nyo. Hindi tinatanggap yan. Paano matatanggap yun, Ustad? Sa pamamagitan ng pagpapatawaran. Magpatawaran tayo. Sapagkat sinabi ng mahal na Propeta Muhammad, La tadkhulul jannata man qati'a ar-rahim. Hindi makakapasok sa paraiso yung taong pinutol niya ang pagkakapatiran. Hindi makakapasok sa paraiso yung nanay na itinakwil niya yung kanyang anak. Yung tatay na itinakwil niya yung kanyang anak at yung anak na hindi niya minamahal ang kanyang sariling magulang. At marapat sa atin na magpatawaran tayo. Ito ang pinakatamang pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Sapagkat napakalaking gantimpala kung magpapatawaran tayo ang lahat ng amal natin na naipon. Sapagkat ang mga taong merong alitan sa bawat isa, naiipon lahat ang kanilang gantimpala. Hindi ko sinasabing walang gantimpala ang mga amal. Ngunit naiipon ang lahat ng amal ng taong merong pagitan. Ngunit hindi ito inaakyat ng mga malaika. Bago ito iakyat ng mga malaika, Anziru hadhaini hatta yastaliha. Sabi ng Allah, huwag nyo munang iakyat yung mga amal nila, mga gantimpala ng ginawa nila, maliban na sila ay magkasundo. Kaya't marapat sa atin na magkasundo tayo. Patawarin natin yung mga taong mayroong kasalanan sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sabi ng Allah, magpatawaran kayo. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, at magparaya kayo. Kahit na sobrang masakit sa puso nyo, kahit na nagdurugo yung puso nyo sa pananakit ng kapatid ninyo o isa sa kapwa nyo Muslim, magparaya kayo at patawarin nyo yung taong may kasalanan sa inyo. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Hindi nyo ba nais na patawarin ko kayo, sabi ng Allah? Kung gusto nyo patawarin ko kayo, sabi ng Allah, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Patawarin nyo yung mga taong mayroong kasalanan sa inyo. Patawarin ninyo yung mga taong mayroong kasalanan, mayroong kayong alitan. Makipagbati na kayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong paghingi ng kapatawaran at pagpapakumbaba, mga kapwa ko alipin ng Allah, ay hindi pala tandaan na tayo ang mali. Ang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran ay hindi pala tandaan na tayo ang mali. Bagkus ang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran ay naglalarawan na ang puso natin ay malinis at ang iman natin ay ganap para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makipagbati na tayo, iwan natin yung kibir, yung pride. Huwag natin ipagpalit yung paraiso sa pride natin na hindi tayo makipagkasundo sa mga taong nakaalitan natin. Sapagat lagi nating tatandaan, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan tayo ay galing sa Allah at tayo rin ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.